Welcome back mga kabotel. Ngayon ay tayo ay ang ating pag-usapan ay tungkol sa papaya. So saan ba dapat itanim yung papaya? O saan ba dapat magandang itanim? Kasi kung minsan ang papaya ay magandang i-intercrop natin sa ibang tanim, pero make it sure na siya ay kumbaga ay hindi siya basta-basta maliliman o matatalo ng ibang tanim. So, ito mga kabotel na aming tanim. Ito yung papaya namin. Ano? Yan. So, kung inyong mapansin ay magandang bunga. May marami na naman na harvesting dito. So, ito yung naka-intercrop mga kabotel sa kamuting kahoy. So, ito yung mga kamuting kahoy naman yung tanim. So, mga matataas na yan. Yan. Ayan. So, papakita namin mamaya sa inyo yung ibang papaya namin na in-intercrop dito at hindi siya masinong bumunga ng mabuti dahil sa may mga reason siguro. Ang nakita kong rason ay yung mas maliit siya. So dapat pala ay ang papaya ay mauna sa ibang tanim. Kaya ito tinanim ko ito. Ito siya ay yung maliit pa ay malaki-laki na, tapos na abutan siya ng kamuting kahoy. So, ang ginawa niya, talaga nagpataas ng pataas muna hanggang sa nalagpasan niya yung mga kamuting kahoy, kaya siya ay lumaki. Pero, tingnan natin mga kabotel itong iba. Kasi itong kamuting kahoy namin sobrang taas, no? So, itong aming mga papaya mga kabotel. Ito. Nasa gitna siya ng... Ayan. Marami na kami na-harvest dito. Ayan. So, hindi siya kasi ng mataba. Yung sa likod, hindi rin may mga bunga na rin, pero hindi siya gumanda kasi yun, natalo siya ng kamuting kahoy. So dapat pala siya ay kung baga ay yung lantad siya sa araw at wala siyang kalaban kasi no. Kung may kalaban man siya ay dapat ay mas malaki siya. Hindi yung matatalo siya o masasabayan. Kasi ito yung isa oh. Mo naman hindi siya nakabunga ng mabuti dahil sa ang kamuting kahoy ay sobrang lalaki. Yan. So ito isa oh. Yan, namatay na siya. Namatay na. Nagkaroon ng sakit. Yan. Ito pa natin ang mga kabote na. So ang aming plano dito ay ililipat lang namin ito or pababayaan na lang. Pero sabi ng aming kaibigan ay ililipat daw, kukunin niya daw at itatransplant niya daw niya sa kanilang bahay. So maganda kasi itong klaseng papaya eh. Dangan lamang dahil napabayaan. Yan. Ang aking plano kasi sana ito ay yung mga kamuting kahoy ay puputulan ng dahon. So ito yung isa. Ayan. So may hinog pa mga kapatid ah. Hindi na makalaki oh. Ayan. Tumahinag pa. Itong nandito ang... Kasi ito yung naka... Ano dito ang... Naka... Diretso ito. Pupunta dito. Yung iba oh. Namamatay siya kung hindi siya maka... Makalanghap ng init ng araw oh. Ayan ito. Ito yung mga kabote lang. So, ang plano ko sana ito pang babawasan ito ng dahon. Pero napansin ko na parang magkakaroon ng epekto. At may nag-comment sa akin dahil tatanggal ko yung mga nakadikit sa dragon fruit. Sabi magkakaroon daw ng epekto. Masamang epekto sa kamuting kahoy. Kaya, pinabayaan ko na ngayon. So, marami ako ito pa makawala lang. Ito naman ay kahit pa paano siya ay hindi masyadong na ano siya. Ngayon lang ito na naliliman. Kaya siya ay ayun bumunga ng marami. Ito na din sa kabila. So itong sa kabila naman
Sa mga kabote, no? Nauna ito sa mga kamuting kahoy. Ito. At ngayon lang ito nakabol. Ang ganda niya ng maliit nung ano pa siya. Pero ngayon, medyo, yan, patagod ng dahon. Maikli na. So, marami itong mga papaya namin nandun pa isa. Ayan. Nakahinga-hinga ng konti, pero ito paano, may mga bunga siya. So mas mabuti pala siya kung exposed o sa wala siyang kalaban. Titingnan natin mamaya mga kabotel yung binoto namin ng kamuting kahoy kaya siya nakahinga na. So puntahan natin mga kabotel. At isa pang ano, pag ito pa lang kamuting kahoy ay yung pinuputulan ng dahon, binabalian, tinitrim, pinukuning, ay may malaking epekto. Yung laman niya ay hindi nagiging malaki. Hindi siya nababansot. Tingnan natin yung ating binunot ngayon. Ito mga bottle yung kamuting kahoy. So, ito, tingnan mo. Pinutulan namin, yung ito hindi lang lumaki. Tulad nito. Oh, hindi na siya lumaki. Kasi yung sa baba namin na hindi namin pinagpuputulan, ay mas halos kalimitan na ganito yung laman niya. Oh. Malalaki. Pero yung nandito, palibasa ay naawa ko dun sa dragon fruit. Ito tinan nyo. Ito naman ay, tinan mo, hindi lumaki o. Kasi ito yung tinanggalan namin ng pantanim. So nakaka-apekto pala. Kung siya ay napuputulan ng mga dahon at sanga. So dapat pala ay pabayaan lang. Yan. So ngayon ko na realize na nakakapagpabagal ng paglaki. Ayan. Kasi ito nandito. Ito kahit paano dito na naputulan kasi naka dito papunta dito mga kabote, no? Naka slant papunta dito. So binubunot ko ito ay hindi ko makaya. Dahil sa madaming laman siya. Oh. Hindi tulad nitong ito. Ito. Pinutol ko kasi sagabal sa dragon fruit kaya tinanan, bunutan natin kasi mahina yung kanyang laman. Ito mga kabotel yung pinutol ko nung sagabal doon sa dragon fruit. Kaya nandito yung dragon fruit. Oh. Katabi niya lang. So, pinutol ko. Kaya, tinan natin ang laman kung siya ay malalaki. Ayan. Ayan, yung laman niya. Pukunti lang yung ano. Ito paano yung nakalaki pa. Pero, i-compare natin dito sa dito. Tatlo na yung laman niya kaya yung malaki. Eh. Pero ito, ang problema ito, hindi kumakayang bunotin ito. Ay, naku, hindi makaya. Grabe na ito. Laki ng ano, laki na puton. Laki mga kabutil ah.
lalim eh. Ito yung pag ano, pagkapoto sa kanya. Yan. So, yan ang kaibahan. So, dapat pala ay hindi natin puputulan hanggat maaari. Pero, pwede rin naman na ano, pabayaan lang natin. Kaya lang, yun niya, tira mo. Hindi siya nakalaki. Dahil, binawasan natin ang, yan o. Yan. Dahan. Ito, ganun din ah. Pinagbabawasan ko kasi. So, i-compare namin doon sa baba ng mga kamuting kahoy namin. Ito talagang kalimitan, ganito kalaki o. Oh. Yung nagbubunot kayo bumibili, dahil sila nagbubunot na lang, ay kumuha lang dito ng ilang lata at pumunta doon sa kabila kasi mas mabilis. Mabilis sila makapuno dahil ilang lata, ilang puno lang ay nakakapuno na. So, yun ang resulta, kaya hindi ko pinagpuputol mga kabutil yung mga sanga na nakasagabal dyan sa papaya. So tingnan natin mga kabutil yung papaya na naunang nabunutan ay kumbaga parang 2 linggo na siyang nakahinga o 3 o 1 na. So ito mga kabutil oh. So ito yung sinasabi kung nauna itong mabawasan more than a month na siguro ito, kasi itong mga pinagtanggalan ng kamuting kahoy mga kabutil ay lanta na oh. So ibig sabihin tagal na itong naharbisan. Kaya yan. So kanyang mapansin, namumulaklak ng ano, mataba na siya. Kahit hindi naman ito naabunuhan namin kasi paalis na nga kami. So tinamaan dahon o ano, laki na. Parang bumigla siya ng taba. So tinayo siya sa kabila po. Kaya mo, ang dami ng bulaklak naman. No? So dapat pala ay kumbaga ay huwag nating hayaan na mayroon siyang kalaban ang papaya. Kasi kung ating i-compare ito at saka yung nandoon, ito na yung nasa langoy siya ano, at saka yung dito kasi tatanggalan ng isang linggo lang yun eh. Tignan mo ang lalaki na yun, ang liliit na yung dahon nandoon no? Eh ito, nakahinga siya. So yun, ngayon ko na napagtanto na dapat pala ay iwasan natin na mayroon siyang kalaban, kompetensya. Kung mayroon man na ano, pwede, pero yung hindi siya matatakpan yung dahon niya. Ibig sabihin, mas maliliit siya. Mas mauna ito. Or nasa ibang row na kalagay yung ibang tanim. Kung gusto natin mag-multi-cropping or yung intra-cropping, so pwedeng ganun ang gagawin natin. Para sa ganun ay mapubunga natin kasi ito yung aking nakita at naresulta. At saka meron kami doong isang puno sa tabi na hindi siya wala sa seed, ay ang ganda, ang lalaki ng mga bunga. So yun lang mga kabotel ang gusto kong i-share sa inyo ngayon, at sana ay ito ay makapagbigay ng konting idea sa mga kumbaga yung nagtatanim pa lang o yun, bago pa lamang o magtatanim ng papaya. So yung sa amin po mga kabotel ay itong sa akin ay ayon lang sa aking experience at sa akong naobserbahan, at ito ay sa aking opinion lang mga kabotel. So yun lang po, maraming salamat mga kabotel sa inyong patuloy na panonood at patuloy niyo po support sa akin, sa aming channel. And then gusto ko rin pasalamatan ang walang sabang nanonood at saka yung mga nag-like, kasi mahalaga po sa amin mga kabotel yung hit ninyo yung like button para sa ganun ay makatulong ito sa amin. So yun lang po, maraming salamat. Ito si Sir Jovel Falconetin Jr., isang grower by profession, isang farmer by passion.